Hi guys, good day, it's Mbea and welcome again to my channel. Usap-usap pa ngayon sa social media kung bakit kaya hindi nakapasok ang ibang malalakas na team players sa PVL at ang naipasok daw ay hindi masyadong kalakasan. Ito nga ang hinain ng ibang fans sa social media ng volleyball na makita nga ang official lineup ng SEA Games Women's Volleyball dito sa Pilipinas. Yan po ang ating pag-uusapan ka before that. Don't forget to like, comment, and subscribe and hit the notification bell for more updates about sa volleyball dito sa Pilipinas. Naglabas na nga ng official lineup ang PNBF about sa women's volleyball team na papadala sa SEA Games na magaganap nga sa Cambodia. Ngunit may ilang fans talaga na hindi satisfied sa mga nakapasok at baka daw mangulilat naman ang ating bansa pagdating sa SEA Games. Isa nga ito sa post sa social media na may caption na out and in. At meron pa nagsasabing wala daw nakapasok sa F2 gayon pa man na maganda ang performance nito kumpara sa ibang players na nakapasok sa SEA Games 2023 ngayon. Tulad na lamang daw ni KKD, Don Macandili, Ivy Laksina, at ang veteran si Abby Maranyo. At ito pang nasa picture na si MJ Phillips ng best blocker ngayong All Filipino Conference 2023, Risa Sato, the game changer, and Sultones na talaga namang napakalakas ngayon. Dapat daw ito ang in kumpara daw sa ibang team players. Gayun pa man ay napili na po ng PNVF kung sino-sino ang ipapadala. At para sa akin, syempre nakitaan naman ang ibang players kaya naipasok ito sa national team. Gayun pa man ang magiging head coach nga ng national team ay si De Brito at nandito rin ang assistant coach na si Coach Sherwin Meneses dahil nga 7 players galing sa Kremlin Cool Smashers ang pasok sa lineup ng Philippines Women's Volleyball ngayong 2023 na papadala sa Cambodia sa SEA Games. Gayun pa man at tinanapong suportahan ang mga players na nakapasok dahil deserve naman po nila. At talaga naman pinagdarasal ng lahat na makuha ng podium ngayong taon ang Team Philippines sa SEA Games dahil alam naman natin maganda ang performance nito sa AVC. Kaya guys, kung kayo ang tatanungin, based po sa players at performance na ipakita nila last conference, ay pabor ba kayo dito sa pictures na ito na may out and in? Kung ganun man, comment your thoughts para malaman natin. Kaya before that, don't forget to like, comment, and subscribe and hit the notification bell for more updates about sa volleyball dito sa Pilipinas. Once again, it's me, Bea. Hanggang sa muli, babu!